Kamusta na kayo, mga kasapi ng kapatiran? Ako si Yordan Dahong Palay and gusto kong batiin ang tropa nating si Gintong Araw TV Vlog. Mabuhay ka! Kapatiran ng Bakal at Apoy, ilan lamang yan sa mga katagang maririnig mo sa awitin ng bandang kinikilala bilang The King of Dark Metal dito sa Pilipinas. Marahil ay pamilyar ka sa salitang ito kung mahilig ka sa musika at lalo na kung isa kang batang lumaki noong 90s. Sila ang Dahong Palay na tinaguri ang Black Sabbath ng Pilipinas. Gaano nga ba kabangis ang kanilang musika? Halika at ipapakilala ko sila sa inyo. Ang bandang ito ay namayagpag sa underground noong dekada 90 na kung headbangan at balyahan ang iyong gusto, manood ka sa kanilang konsyerto. Pero bakit nga ba kahit sobrang husay at dekalidad na kanilang musika, ay bakit nanatili na lamang sila sa underground scene? Totoo bang hindi sila nabigyan ng pagkakataon? Nasaan na nga ba sila ngayon? At paano nagsimula ang kanilang banda? Yan ang ating tatalakayin, kaya tumutok na. Shoutout sa ating mga tropa na sina Mike Malyari, Raymond Makapagal at Aya Reisey. Pakipindot naman kaibigan ang subscribe button at notification bell para ma-update kita sa susunod kong upload. Simulan na natin! Ang Dahong Palay ay nabuo noong 1992. Sila ay kabilang sa The Big Four o apat na bandang mabibigat ang tugtugan noong 90s tulad ng Death by Stereo, Wolfgang at Backdraft. At dahil sa husay at masasabing dekalidad na musika ng Dahong Palay, ay kinilala sila bilang The King o ang hari ng dark metal dito sa ating bansa. Pero bago mabuo ang kanilang grupo, ay nauna nang nagkaroon ng banda noong mid-80s itong si Yer de la Austria noong siya ay nasa high school. Kasama ang banda na tinatawag nilang Temper of the Times, si Yer bilang bayista, si Jojo Calupas sa drums, at Kasi Duque sa gitara at bokalista. Ang kanilang karaniwan na tinutugtog ay ang musika na mula sa bandang Van Halen, Violent Flames at kung ano-ano pa. Pero pagkalipas ng ilang taon ay nabuwag din ang kanilang grupo. Si Kasi na kanilang bokalista ay nagdesisyon na magtungo sa Australia. Si Ramon Chalcita o mas kilala sa tawag na The Doctor na famous announcer at production director ng LA-105 during the reign of 90s metal era ay ang magbibigay pala ng daan upang mabuo ang bandang Dahong Palay. Dahil sa pagpasok ng dekada 90 ay niyaya nito si Yerd na magbuo ng sariling banda. Sa hindi nakakaalam, si Yerd de la Austria at Ramon Chalcita o The Doctor ay magkaibigan na mula pa nung sila ay nasa high school. At palaging gusto ni Chalcita na bumuo ng banda kasama itong si Yerd. Di nagtagal ay sinama ni Yerd sa banda ang kaibigan at kaklase niya nung high school na si Derek Periodico at ang schoolmate nila noon na si Rodel o Deo Patalinghog. At ang naging unang lineup ng grupo, si The Doctor Chalcita ang bokalista, si Yerd ang bayista, si Rodel ang leadista at Derek Periodico ay ang naging drummer. Oo mga idol, si The Doctor talaga ng LA-105 ang naging unang singer ng Dahong Palay. Base mismo yan sa ibinigay sa akin impormasyon ni Sir Yerd de la Austria. At silang dalawa nga ang founder ng grupo. Pero hindi naman tumagal ang pagiging bokalista nitong si The Doctor sa banda. Dahil sobrang abala nito sa kanyang programa sa radyo, kaya naman naghanap siya ng singer na pwedeng pumalit sa kanya. Sa kalaunan ay meron silang nahanap na bagong vocalist. Pero palagi naman itong hindi nakakasama sa tuwing sila ay mayroong tugtugan. Kaya naman noong mga panahon na yon ay patuloy pa rin naghahanap ang banda ng kanilang frontman. At isang araw ay nag-aya ng jamming itong si Ramon Chalcita na ginanap sa bahay ni Yerd kasama ang iba pang member. Pumasok naman sa bahay ni Yerd itong si The Doctor dahil nga may kakausapin daw sa telepono. Habang ang tatlong member naman na sina Yerd, Rodel at Derek ay nagsimula ng mag-ensayo sa labas ng bahay. At habang wala pang singer, ay naisipan ni Yerd na siya muna ang humawak ng mikropono habang tumutugtog ng bass guitar.
Pero pagkatapos niyang kumanta ay narinig ito ni The Doctor. Lumabas ito sa bahay ni Layard at inakala niya na may nakikanta sa grupo dahil talagang humanga siya sa boses na kanyang narinig. At nung malaman niya na si Yord de la Austria pala ang kumanta, ay nagdesisyon na ito na huwag nang maghanap ng ibang singer dahil nahanap na niya ang boses na nararapat sa kanilang banda. Bakit nga ba Dahong Palay ang naging pangalan ng kanilang banda? Noon kasing nag-isip si Ramon Cialcita nang pwedeng maging pangalan ng kanilang banda ay ang gusto niya ay Pinoy na Pinoy ang maging tunog ng kanilang band name. Ang bawat member ay nagkaroon ng kani-kaniyang mungkahi. Pero ang isa sa pinakaumagaw sa atensyon ng lahat ay ang naisip ni Yord de la Austria. Yan nga ay ang Dahong Palay na hango mismo sa isang makamandag na ahas na kadalasan ay nakikita sa mga palayan. Ito ay nagustuhan nilang lahat dahil nga Pilipinong Pilipino ang tunog ng salitang ito. Bumagay talaga ang pangalan na Dahong Palay sa kanilang banda dahil ang kanilang musika ay tila ba parang kamandag ng isang ahas. Dahil pagka narinig mo ay kumakagat o nakapag-iiwan ng marka sa isipan ng mga nakakapakinig na hindi mo basta-basta makakalimutan ang kanilang awitin. Dagdag mo pa ang bangis ng kanilang tugtugan, mga riff ng gitara, rolling ng drums, at talagang busog na busog sa mga bagsakan. Kaya nga hindi nakapagtatakang kinilala ang bandang ito bilang ang hari ng dark metal sa Pilipinas. Umalis naman sa grupo ang gitarista nilang si Rodel Patalinghog dahil hindi niya masyadong maasikaso ang pagbabanda kasi nga ay busy ito sa kanyang aktibidad sa eskwela. Kaya naman inirekomenda ng isa nilang kaibigan ang gitaristang si Jed Season upang punan ang nabakanting pwesto nito. Noong 1992 ay opisyal nang nabuo ang Dahong Palay, si Ramon the Doctor Cialcita ang naging manager ng grupo. Ang unang public performance nila ay sa Bawang La Union, habang ang kanilang musika naman noon ay unti-unti nang nakikilala sa underground. Ang ilan naman sa hindi makakalimutan ng grupo ay nung nagtanghal sila sa Olympia sa Makati dahil nagkaroon ng riot at saksakan sa kalagitnaan ng konsyerto ng Dahong Palay. Ang banda ay naging laman ng mga sikat na rock bars sa Kamaynilaan tulad ng Mayrix. Sila ay tumutugtog ng grunge music at ang madalas din nilang kinocover ay ang mga kanta ng Black Sabbath. Ang Dahong Palay ay unang nakasama sa compilation album noong 1994 na pinamagatang Batuhan, Still Another 10 of Another Kinds, kasama ang mga banda tulad ng Philippine Violators, Mutiny at marami pa. Dito nga nila unang nailabas ang kanilang single na pinamagatang Kamandag. Sa kalaunay na imbitahan ang Dahong Palay na sumama sa compilation album na Christmas on the Rock. Ang cover song naman nila dito ay ang Pasko na Naman. Naiproduce ni Ed Formoso. Kasama sa album na ito ang mga artist tulad ng Shampoo ni Lola, DJ Alvaro, ang grupong Pendong at marami pang iba. Noong December 1994, nang unang umere ang mga kanta sa album na ito na napakinggan sa LA 105. Sa sumunod na taon noong 1995 ay nakasama ulit sila sa compilation album. Yan nga ay ang mga himig natin, Pinoy Rock Revisited under Vico Records. Kinover naman nila dito ang kantang Pinay ni Florante. Nagkaroon nga ito ng massive airplay sa radyo, kaya naman lalo pa silang nakilala sa underground scene. Naglabas naman ng compilation album ang Musico Records na pinamagatang Biyaheng Ilalim na kung saan kasama ang kanta nila na Sa Aking Mga Kamay. Nasundan naman ito ng pag-alis ng kanilang gitarista na si Jed Season. At dito na nga pumasok ang guitar player na kilala bilang The Guitar Demon. Yan ay si Boots Oka. At dahil nga sa husay nito sa pagigitara, ay mas lalo pang bumigat ang tunog ng Dahong Palay. At noong 1996 sa kauna-unahang pagkakataon, ay nailabas din ng banda ang kanilang debut album na pinamagatang Kapatira ng Bakal at Apoy sa ilalim ng kanilang label na Tone Deaf under Ivory Records.
Nakapaloob sa album na ito ang Immortal, Kapatira ng Bakal at Apoy, at Muling Sumikat ang Araw. Nakasama ang Dahong Palay sa iba't iba pang mga compilation album gaya ng tunog Tone Deaf. Kasama dito ang kanta nilang Parang Panaginip. Kasunod pa dyan ay ang Filipino Alternative Rock Tape na kung saan ay kasama naman ang kantang Manlalakbay. Noong 1998 ay muling nakapaglabas ng compilation album ang Tone Deaf na pinamagatang Tone Deaf Volume 2 Rock Revolution Various Artists. Nandito naman ang kanta nilang Angel of Mercy. Kung mapapansin nyo mga idol, ay palaging naglalabas ang iba't ibang record label na mga compilation album ay dahil binibigyan nito ng pagkakataon ang mga rock bands o artists noong 90s upang makilala ang kanilang musika. Dahil noong mga panahon na yon ay hindi ganong kadali ang kanilang exposure. Hindi katulad ngayon ay i-post mo lang sa social media, malaki na ang posibilidad na ikaw ay makilala o sumikat. Nagkaroon naman ng mga pagbabago sa kanilang lineup dahil marami ding pumasok na iba pang member sa Dahong Palay na hindi ko na nabanggit sa video na ito. Pero ang ilan nga dyan ay ang gitarista na si Carlo Balita. Ang halos lahat naman ng sumulat ng awitin ng Dahong Palay ay ang bokalista at bassist nila na si Yor de la Austria. Iba-iba rin ang reference niya sa pagsusulat. Minsan ay base sa movie at sa mga libro na kanyang nababasa. Pero ayon sa kanya, ang halos lahat daw na mga kanta nila ay base mismo sa Bible stories. Marahil ay naiisip natin sa kabila ng dekalidad na musika ng Dahong Palay, ay bakit nga ba nanatili na lang ang kanilang banda sa underground? Ayon kay Sir Yerd, una ay hindi pangmasa ang kanilang tunog at pangalawa ay mahal talaga nila ang ganitong uri ng tugtugan dahil nailalabas nila ang kanilang bangis. Iba kasi yung pakiramdam na may express mo ang iyong hilig. Pero sa totoo lang ay hindi talaga lahat ng mga nakikinig ay makaka-relate sa ganitong mga kanta. Yung iba kasi ay binibigyan ng masamang kahulugan ang ganitong uri ng musika. Pero ito sana yung mabagong sistema sa ilan sa atin dahil hindi porket maingay na tugtugan ay pang-addict na. Noong 2010 ay pumasok naman sa grupo ang gitaristang si Martin Jose. Nagtuloy-tuloy pa rin ang Dahong Palay sa pakikibaka sa musika. Laman pa rin sila ng mga gig sa underground. Subalit ang masayang pagbabanda ay dumating din sa punto na hindi na nila na i-manage ang kanilang oras. Kaya naman naging on and off ang Dahong Palay. Nakakalungkot man pero kailangan din nilang i-priority ang mga personal nilang buhay. Kaya naman sila ay napilitang magbakasyon muna. Si Yerd de la Austria ay nanirahan sa Mindanao at inaasikaso ang kanyang negosyo. Si Martin Jose naman ay pumasok sa isang BPO. Si Butsooka ay nagtrabaho sa isang cruise ship. Si Derek Periodico ay naging creative director ng isang ads agency. Noong 2011 at 2012 ay nominado ang bassist at vocalist nila na si Yerd de la Austria sa Best Bassist category sa Stig Award. Kaya naman sa gabi na iyon ay muling nasilayan ang tugtugan ng Dahong Palay. Paminsan-minsan sa tuwing magkakaroon ang grupo ng oras ay naisisingit pa rin nila ang pagbabanda. At pagkalipas ng maraming taon noong 2023 ay tuluyan ng nakabalik ang Dahong Palay sa underground scene dahil nakaluwag na rin sila sa finances at na-manage ang kanilang oras para sa banda. Si Yerd de la Austria naman, dahil nga nakabase na siya sa Mindanao, ay bumabiyahe siya isang beses o dalawang beses sa isang buwan para umattend ng kanilang pagtatanghal. Sa ngayon, ang Dahong Palay ay muli nang ipinamamalas ang kanilang bagsik sa musika. Sa katunayan nga ay naglabas sila kamakailan lang ng kanilang single na pinamagatang Huwad na Hari na isinulat ni Martin Jose. At gumagawa na rin sila ng panibagong awitin para sa kanilang ilalabas na extended play album. Hanggang dito na lang mga tropa, sana naman ay nagustuhan nyo ang kwento ng bandang Dahong Palay na tinaguri ang Hari ng Dark Metal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.